Sorry, ask me. DJ. Hello, teens. I'm here again, Teacher Krisa. And in today's video, we're going to talk about one of the activities written in Module 5 of Empowerment Technologies, entitled The Application of the ICT Productivity Tools. This activity is under What I Can Do. And your objectives in this activity are, first, you need to create a record of grades of 10 different students for first semester. So in this objective, all you have to do is to encode the grades of 10 students for the first semester of the school year. Again, you're going to open a workbook for this objective. While on the second objective, you need to produce the report card in Microsoft Word. It is mentioned there that you need to produce the report card of each of the students in a Microsoft Word using Mail Merge. So, dalawa yung gagamitin nating productivity tool. One is the Microsoft Excel or spreadsheets, and the other one is the Microsoft Word using the Mail Merge or mailings tab. Let us see the given example here. What we need to create or produce is like this. This is an example written on the or presented in the Module 5 of Empowerment Technologies. Ito dapat ang makikita natin. Same with your report card. Kung ano usually yung nakikita natin sa report card ninyo, meron yung name of the division, the address, the name of the school year, the name of the student specifically. So, kung 10 students yun, kailangan nakapag-produce tayo ng 10 cards na may kani-kaniyang names, age, pwede. Kasi lagi naman nakalagay yung age sa ating report card or sa inyong report card section. And of course, the subjects, the grades for the first quarter, the second quarter, and the final grade for the whole semester. Tapos, below this is eto. Makikita mo yung name ng advisor together with the parent signature here for the first quarter and the second quarter with the date. So, sample lang naman to. So, gawa na lang tayo ng sarili natin. Para nang sa ganun naman, hindi nagkakalayo dito sa given example. Yan pa rin at yan ang makikita natin. Dadagdagan lang natin ng age at saka yung, dahil nasa senior high school nga tayo, lalagyan na lang natin ng track or strand. So, ano pang hinihintay ninyo? Simulan na natin ang ating activity sa What I Can Do. So, to begin with, kailangan magbukas kayo ng inyong Microsoft Excel or workbook para ma-encode natin yung grades ng 10 learners sa bawat subjects for the first semester. So, here's my example. If you want, you can copy it. Para nang sa ganun, hindi kayo maligaw mamaya doon sa next step na gagawin natin when we mail merge or do the mail merge sa ating Microsoft Word. So again, here's my example. Sundan nyo na lang, copyhin nyo na lang siya. On the first column, ayan, tingnan ninyo, nakalagay yung learner's name. And don't forget ha, kailangan may headings tayo. Kasi itong headings natin sa first row, napaka-importante niyan mamaya pag nag-select na tayo ng mga items para hindi kayo maligaw at malito sa pagpili or pag-select ng mga items. So, just make sure na tama yung pagkaka-encode ninyo. And again, on the first column, you encode the learner's name. For the second column, you encode the age of each learner. Then, ayan, color-coded na sila para hindi ako malito sa pag-encode ng mga grades sa bawat subject. So, for the 21st century, ito yung first subject natin. Second subject, communication pananaliksik. Third, and so on and so forth. Tingnan nyo na lang yung mga subjects. So, in our example, naglagay na ako ng mga grades at saka ng age. Kayo, in your case, what are you going to do? So, ganito lang. Bahala kayo kung anong number ang lalagay ninyo for the age. And of course, sa grades.
Kayo na bahala kung anong i-enter yung grades dyan. Well, hindi naman importante dito sa activity natin kung anong grade yung i-enter ninyo or i-encode ninyo. What is important here is, you know on how to apply yung natutunan ninyo sa Microsoft Excel and Microsoft Word. So, again, just encode the grades of each of the learners in each of the subject. So, ito, nakapag-encode na ako ng mga grades ahead of time. Ayan, may grades na sila. Next thing to do is to get the final rating. So, to get the final rating, we need to put a formula. So, para makapaglagay ko ng formula, always remember na dapat magsisimula yan sa equal sign. Wait lang. Lalakihan ko lang, i-zoom in ko lang nang sa ganun, makita ninyo ng maayos. Ayan. So, our formula is to get the final rating is equal sign, then open parenthesis, add the first quarter grade. So, nasa 21st century literature pa lang tayo ha, sa unang subject. We are getting the final rating dito. We are calculating for the final rating of Alfaro Janiel sa 21st century. So, again, click the first quarter grade plus the second quarter grade, close parenthesis, then divided by, ayan, 2. Then, enter. O, ayan na siya. Ito yung final grade ni Alfaro Janiel San Diego sa 21st century subject. So, i-drag down mo lang yan, click the cell, ayan, nakikita mo naman na, na highlighted siya ng green color. Then, tapat mo siya dito sa lower portion ng cell natin. Pag lumitaw itong cross sign na to, just drag it down. Ayan. Lilitaw na yung mga final rating ng lahat ng 10 students sa 21st. So, same thing lang yung gagawin ninyo sa ibang subjects. Same formula ang susundan natin, pero click the first quarter grade and the second quarter grade divided by 2. So, compan, ayan, plus, close parenthesis, huwag kalimutan ng open close parenthesis dahil dalawa yung operations na ginagamit natin, addition and division. So, divided by 2, ayan, sundan nyo lang sila, then drag, okay. Next, GenMath equals open parenthesis, first quarter grade plus second quarter grade divided by 2, ayan. So, eto na yung grade sa general mathematics. Let's move sa next subject, hope. So, equals, then open parenthesis, plus, ayan. Then, divide, ayan. So, hope. Eto na yung mga final rating. Kailangan kasi natin to get the general average of the student. So, nasa empowerment tech na tayo. 75 plus 76, then divided by 2. Next subject is entrepreneurship. Ayan. So, huwag muna natin kalimutan to. I-drag muna natin siya to get the grade of the other students. Equals, open parenthesis. Ayan, plus the second quarter grade, close parenthesis, divided by 2. Enter. And then, drag it down. Ooh, drag it down. Ayan na. Okay, next, animation for the last subject. Take note ha, the following students have 7 subjects for the first semester. So, plus, ayan, divide 2, ayan. Then, i-drag uli natin pababa. Okay, meron na tayong grade for the first semester. Ayan, yung mga final rating. Last thing to do is to get the final or the general average. So, same lang din yung gagawin natin. Maglalagay tayo or mag-encode tayo ng formula to get the general average. So, medyo mahaba ito. So, click ko yung cell. Then, dito na ako magta-type sa taas. Ayan. Wait lang guys. Palobat ako. So, to get the general average, again, you put equal sign, open parenthesis, then add all the final rating of all the subjects. So, dito tayo magsisimula, 21st plus. Just click the cell ng selected item mo. Ayan. Then plus, eto. Lahat ng naka-red,
ay kukunin natin. Dahil lahat ng yan ay final rating ng lahat ng subjects. Ayan. Ang last is animation. So, after animation, let's put parenthesis divided by, again, 7 yung subjects. So, ang gagamitin natin dito na pang divide ay number 7. Then, click the enter button. Ayan na siya. Ayan na yung general average ni Alfaro Janiel San Diego. Then, again, all you have to do is to put your cursor here, tapos let us drag it down to get the rest of the general average of the students. O wala namang bagsak sa mga in-encode natin in grades a while ago. So, after that, let us click the file tab, then save as. Sisave lang natin ito, what I can do, yung ating file for later use, dahil gagamitin natin ito as our existing file or list para sa ating gagawing application ng mail merge sa Microsoft Word. So, save it. Ayan. So, nasave ko na siya kanina. Click OK ko na lang. Ayan. Ito na yung ating workbook for our activity or for the next step of our activity. So, for the next step, all we need to do is to open a blank document. In this blank document, as you see, wala pa siyang nakalagay kasi blank nga, di ba? So, kanina nakagawa na ako ng template or meron na akong template for the report card of each of the learners sa list natin sa Microsoft Excel. Or yung list ng mga learners natin na nilagay natin kanina sa Microsoft Excel. Kung in your case, wala pa rin kayo, well, you can ask for a copy. Just comment down below in our comment section para bigyan ko kayo ng copy or isi-send ko yung link ng copy ng template natin for the report card. So, ipipaste ko na siya dito sa ating blank document. Control V. After pasting the template for the report card of the learner, we will move on now to mail merging or the step-by-step procedure of mail merging. And again, you go at the upper left corner of the monitor. Ito. Punta tayo sa mga tabs. Ayan. Then, click on Mailings tab. Once you click the Mailings tab, ito yung mga lilitaw na tools. And then, all you have to do is to choose the Start Mail Merge. Ito. Ayan. Once na kinlik mo, once you click the Start Mail Merge, makikita mo or you will see this drop-down list wherein among this list, we will select the Step-by-Step Mail Merge Wizard. When you click that, ito yung lilitaw, the Mail Merge pane on the other side of the monitor, on the right side of the monitor. We call this as the Mail Merge pane. Same thing with what we did last time on our previous video. So here, ang gagawin natin is a letter. So, to follow the steps, eto, para guided kayo, tingnan nyo kung nasa ang step na kayo. Dito lang kayo tumingin sa part na ito ng ating pane. So, for the step 1, all we need to do is to select letters. Pero, take note ha, this is not a literal na letter. Ikiklik natin siya. Ayan, then let's proceed to the next step. After doing the next step, ayan, or after clicking the next step rather, we will select use the current document since eto na, meron na tayong current document or existing document dito. So, click use the current document, then again, click next to select the recipients. For the step 3, all we have to do is, since we have already our existing list or existing workbook, para ma-emerge natin dito, yung ginawa natin kanina, let us select this, use an existing list. After selecting use an existing list, let us click on browse. To find out kung nasaan yung existing list natin. In our case, yung existing list natin is nakasave sa desktop. So, we will select what I can do, ayan. Then click open. Once you click open, ito yung lilitaw. Ayan na yung sheet number 1 dahil one sheet lang naman ang nasa workbook natin and then click OK.
Then, lilitaw na niyan yung list, ayan, yung list ng mga students or learners na gagawa natin ng report card. So, again, gaya ng sinabi ko kanina, careful sa paglalagay ng headings doon sa workbook natin. Why? Kasi, yung first row, ayan, it will tell us or give us kung anong mga information yung nasa the following rows ng workbook natin. So, ayan yung learner's name, age, 21st century first quarter grade. Then, move ko lang. 21st century second quarter grade. Then, eto, yung iba. So, makikita mo naman na andyan yung ibang mga subjects. O, balik muna natin. Sa baba naman, as you move down, ayan, scroll down natin, makikita mo yung names ng 10 students natin. So, sa baba, wala namang nakalagay na data dito, so wala tayong gagamitin na data dyan. I-click lang natin yung check para mawala dahil hindi naman needed yung part na ito. So, after doing that, let us click OK. Once na-click mo na si OK, we will now move on to the step 4 wherein we will write the letter. And once na nagsimula ka na sa paggawa ng step 4, tingnan natin yung mga command na nandito. Yung bang gagawin nyo is literal na letter, of course not. Report card nga yung ginagawa natin. So, no need to click on or choose itong address block, greeting line, and so on and so forth. Just focus on more items. Ayan. Sa more items na yan, dyan natin makukuha yung mga items natin kanina sa workbook na minerge natin sa ating MS Word or dito sa current document natin. So, let us start. Simulan na natin yung first step dito sa mail merging natin or fourth step sa step 4 ng mail merging natin. Again, you click the cursor kung saan mo ilalagay yung item or first item. Since ang item na kailangan natin dito is learner's name, ayan, i-click natin dyan yung cursor. Once nakita mo na siyang nagbi-blink, wait lang, lakihan ko ng konti. Once na nakita mo na siyang nagbi-blink, let us move on now again to more items, then click it. Once you click more items, lilitaw na yung mga options natin. Ito na yung mga items. Since again, we need the learner's name, click on the learner's name, then click insert. After doing that, you click close. Take note ha, hindi pwedeng dalawa yung pagki-click mo ng insert kasi dalawa yung item na lilitaw dito kung saan mo nilagay yung cursor mo. So, ingat-ingat lang sa pagki-click. Malalaman mo na successful ka if nakita mo na ito. Learner's name. Okay, next to that, punta naman tayo kay age. Ito yung text box for age. So, click the cursor there. Let us get the item. Go back to the pane. Click more items. Then, select age. After that, insert and then close. Okay, ayan na siya. So, mamemerge na dyan yung info about the age of the student. Let us now move on to the learner's progress report card. Doon na tayo sa mga grades ng bawat learner. So, here in this part, makikita mo yung unang subject, yung 21st century literature from the Philippines and the world. So, let us click the cursor here for the first quarter grade sa 21st century. Then, go back to the pane. Ito, click more items. Let us choose 21st century first quarter grade. Ayan. Then, insert. Okay, then close. Ayan. So, successful tayo kasi ito na siya. Next, second quarter grade naman ang kukuhanin natin. Click the cursor on the specific area where you want it to go. Then, click more items. Click 21st century second, then insert. Then, after that, close. Alright, ayan na siya. Then, for the final grade, ayan. Final grade for the semester sa 21st century subject. Let us click the cursor here, more items, and then 21st final, insert, and then close. Ayan. Yun na yung item natin for the first subject. Then, same thing lang yung gagawin ninyo for the following subjects. Ganun din. Click the cursor where you want it to go. Then, go back to the pane. Click more items. O, nasa second subject na tayo, which is communication at pananaliksik. Ayan. Then, insert. Baga, insert lang kayo ng insert. Kaya lang, mag-ingat lang sa pagkiklik. Then, next. Ayan. Sundan nyo lang yung ginagawa ko. Hopefully, nakakasunod kayo.
Nakakatulong itong video na to para magawa ninyo yung activity ninyo. Lalo na ngayong pandemic, during pandemic, wala tayong face-to-face classes. So, I hope this video can help you a lot para magawa ninyo yung inyong activity. So, nasa na nga ba tayo? So, komunikasyon at pananaliksik, second. Ah, wala pala tayo sa second. So, hindi pala second yun. Wait lang. Babalik. Ayan, ingat-ingat sa pag-click. Ang daming pang kinukuda. Ang daming pang dinadalda. Wait lang. Tagalin lang muna natin. Ayan. Pag nagkamali kayo, delete nyo lang yun. Then again, click the cursor here. More items. Then the final grade sa communication at pananaliksik. Insert and then close. Ayan na siya. So, we are now in general mathematics. More items. Gen math first. Insert and then close. So, pare-pareho lang yung gagawin niyo, guys. So, ingat lang sa pagkuha ng mga item para hindi mag-doble-doble yung mga na-encode ninyo sa template natin. So, ayan. Close. Then, hope. Click the cursor. Go to the pane. Click more items. Then, hope first. Insert. And then, close. And, ayan. Sundan nyo lang siya para hindi kayo maligaw or malito sa pagkuha ng mga item. Anyway, sa una lang naman kayo medyo magtatrabaho. Pero for the rest of the copy of the cards, yan na yun. Mamemerge na siya one by one and personalize na ang report card ng bawat student. So, wala na kayong magiging problema sa pag-encode. Or hindi nyo na kailangan i-encode isa-isa yung mga grades ng mga learners. So, imagine if si teacher, di ba, meron siyang 100 students, or di kaya naman, in a class, meron siyang 40 students. So, mahihirapan siyang encode isa-isa yan. So, if you know the application of meal merging, napakadali na lang na gawin ito. So, lalo na kayo, malay nyo, someday, di ba, makapagtrabaho kayo, makapaghanap kayo ng trabaho, and kailangan nyong gumawa ng multiple copies ng isang document. If you know meal merging, no problem na yon, hindi na kayo mahihirapan. You can do it for a very short time kasi nga alam nyo na kung paano i-apply ang meal merging. So, nasa empowerment technologies na tayo, final grade, ayan. Okay, insert and then close. Second to the last subject, entrepreneurship, click the cursor here, then more items. So, imagine nyo na lang yung time na nasa-save ninyo pag ulit-ulit yung kina-copy and paste ito, diba? Tapos, hindi nyo alam, nagkakamali pala kayo. So, ito, dahil naka-merge na siya kung ano yung nasa workbook natin, yun at yun din yung ililink niya or imemerge niya dito sa ating template. More items. Kaya huwag nyong sasabihin na, oh, makakatulong ba to sa akin? Of course, lahat ng natutunan ninyo is nakakatulong sa inyo. Hindi man ngayon, malay nyo, di ba? One of these days, kaya someday, kailanganin nyo to for at least may idea na kayo or may alam na kayo. Hindi nyo na kailangang mga papa kung paano ninyo gagawin ito. So, nasa last subject na tayo. Kaya napaka-helpful talaga ng application ng mga productivity tools sa lesson natin dito sa empowerment technologies. Kasi, lalo na sa panahon ngayon, parte na ng buhay natin itong mga productivity tool na ito. Lalo na kung nag-aaral ka, kailangan mong matutunan ang mga ito. Para nang sa ganon, yung sabi nga nila, hindi ka parang mukhang tanga kasi hindi mo alam paano gamitin yung mga basic information, basic application ng ating productivity tools or Microsoft Office. Kahit cellphone lang yung gamit mo, kahit papano, alam mo kung paano i-apply yung Microsoft Office application dyan sa device mo. So, nandito na tayo sa general average. Again, papakita ko lang muna. Dito natin lalagay yung general average. Then, click that. Ayan. Let us select general average. Then, insert. And then, close. Ayan. So, kumpleto na ang mga items na dapat nakalagay sa ating report card or sa report card ng ating mga students. So, personalized na yung names, the age, and as well as the grades for each of the subject on our report card.
Let us now move on to step 5. Let us try to preview our report card. Ayan. So, eto na yung report card natin. Ayan. Naka-encode yung bawat names ng bawat recipient natin or bawat student natin. So, here is the report card of Alfaro Janiel San Diego. Let us try to look at the second student. Ayan. Kay Altamera, Jan Joshua. Here is the grade of Balagtas, Jerian Cruz. Ayan. Fabian Garcia, Labrague, Lagman. Ayan. And Manalo, Jeremiah. So, that's it. Ganun lang kadali. Sa unang template or sa unang page ka lang nahirapan. Actually, di ko naman nahirapan kasi nag-enter ka lang naman, nag-select ka lang naman ng mga items. So, eto na ngayon ang report cards for the 10 learners na meron ng naka-encode na first quarter grade, second quarter grade, the final grade, and the general average of the students. So, this document now is ready to print. So, to complete the merge, ayan. Just click dito sa step 6 yung print. Once na kinlik mo na yan, ready to print na ang mga cards ng mga learners natin. So again, this is only a guide for you to accomplish the activity in the part of what I can do sa Empowerment Technologies Module 5. Hopefully, nakatulong ang video na to. And again, please don't forget to subscribe to my YouTube channel para mas marami pang makakita or makapanood ng video na to kahit sa buong Pilipinas lang na gumagamit or buong Pampanga or kahit saang lugar na ito yung module na ginagamit nila. Hopefully, marami itong matutulungan na students. Kahit hindi man ipagawa ni teacher, for at least sa ibang mga viewers natin, alam nila kung paano i-apply yung mail merge sa Microsoft Word with the help of the Microsoft Excel. So again, thank you so much for watching. I hope nakatulong ang video natin. Thank you. Bye-bye.